Hello, kids! And welcome to Crayons! I am Ate Sam. And I am Mia. Be ready to invite your friends, classmates, and neighbors. Let us prepare our hearts for worship with Ellie. Bring out your Bibles as Teacher Lovely teaches us the Word of God. Our memory verse will be coming from Ate Mitzi. Prepare your art materials as we do our crafts with Ate Diana. Are you ready? Let's go! Thank you.
Hello, Crayons! Good morning sa inyong lahat. Ako si Ate Lovely at welcome sa ating story time. This morning, we will be talking about, I will be sharing with you about Paul in Athens sa Acts chapter 17 verses 16 to 34. But before I begin our story, I want to ask something medyo related to sa story natin ngayon. So, I want to ask you something. Sino sa inyo ang nakakaalam kung ano ang work ni Ate Lovely? Yan, sige teacher, tanong mo nga sinong nakakaalam ng work ni Teacher Lovely or ni Ate Lovely. Yan, so sa mga hindi nakakaalam, ako ay isang nurse. Pero hindi lang ako basta isang nurse. Ako ay isang missionary nurse. So missionary nurse, ibig sabihin ako ay nag-work, nagpupunta sa iba-ibang lugar bilang isang nurse. So, meron kaming ginagawa mga medical missions or mga medical clinics. Tapos, nag-check up kami ng mga may sakit, bata man o matanda. And then, binibigyan namin sila ng mga gamot. Pero, hindi lang yun yung ginagawa namin. Bilang ako ay isang missionary nurse, kasama din sa responsibility ko ang mag-share ng gospel. So, ibig sabihin, hindi lang basta-bastang tumutulong kami sa may sakit. Pero, we also pray for them. We also share the gospel with them. We also share Jesus to them. And we ask help from the churches, yung mga church doon na malapit sa kanila, para patuloy silang masiran ng word ni God. So, bilang isang missionary nurse, yun yung responsibility ko na kahit na hindi ako nagtatrabaho sa loob ng hospital, hindi ako nagtatrabaho sa isang clinic, pero yung pagtulong ng physically sa mga tao at pagtulong sa kanila spiritually by knowing God or by knowing Jesus Christ, yun yung isa sa mga task ng pagiging isang missionary nurse. Today, yung story natin about Paul, Silas, and Timothy, they are all missionaries. No? So, ibig sabihin, they all went or goes to different places to share about Jesus. So, I want you to all listen para malaman ninyo sino-sino ba yung pwedeng mag-share ng gospel, sino-sino ba yung pwedeng maging missionaries. So, let's all begin our story today. Okay, kids, look at this picture. Itong picture na to, yung map ng mga dinaanan ni Paul, ni Silas, at ni Timothy. So, sa story natin, ayan, makikita nyo nasa pinakadulo yung Athens. Pero, bago pa siya makarating sa Athens, bago pa makarating si Paul sa Athens, dumaan muna siya sa Thessalonica and sa Berea. But then, nung dumaan siya sa Berea, may mga Jews na nang gulo sa kanila doon sa kanilang pag-share ng gospel. So, sinabi ni Timothy at ni Silas na mauna na si Paul sa Athens at susunod na lang silang dalawa. Nauna na nga si Paul sa Athens at hinintay na lang niya si Silas at si Timothy. Habang hinihintay niya sila, Silas at Timothy, sobra siyang nabagabag kasi napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan yung city. Kaya nakipag-usap siya sa mga Jews at sa mga Gentiles na sumasamba sa Diyos na nandun sa sinagog. Araw-araw din niya yung ginagawa sa mga tao na nasa plaza. Nakipag-debate din sa kanya ang ilang mga teachers na Epicurean at Stoic. Nagtanong yung ilan sa kanila, ano bang sinasabi ng nagmamarunong na to? Sumagot naman ang ilan, parang nagpipreach yata siya tungkol sa mga ibang Diyos. Sinabi nila yon kasi nagpipreach si Paul tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Sinama nila si Paul sa harap ng city council na tinatawag na Areopagus at sinabi nila, gusto naming malaman kung tungkol saan ba yung bagong teaching na sinasabi mo. Bago sa pandinig namin ng ilan sa mga sinasabi mo, kaya gusto naming malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng mga yon. Mahilig kasi ang lahat ng mga taga-Athens, pati mga foreigners na nandoon, na pag-usapan at pakinggan ang mga latest na mga bagay. Doon nila inuubos ang oras nila. Tumayo si Paul sa harap ng city council at sinabi niya, mga Athenians, nakikita ko na napaka-religious nyo sa lahat ng bagay. Sa paglalakad ko kasi dito sa city ninyo, tiningnan ko yung mga lugar kung saan kayo sumasamba at may nakita akong altar na may nakasulat na ganito.
to an unknown God o sa Diyos na hindi kilala. Sinasamba niyo ang Diyos na to kahit hindi niyo siya kilala. Well, hayaan niyong ipakilala ko siya sa inyo. Ang Diyos ang gumawa ng mundo at ng lahat ng nandito. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nakatira sa mga temple na ginawa ng mga tao. Hindi rin niya kailangan ng kahit na anong ginawa natin kasi siya mismo ang nagbibigay ng buhay, ng hininga at ng lahat ng bagay sa lahat ng tao. Galing sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao at hinayaan niya silang magbuhay sa buong mundo. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at boundaries ng mga lugar kung saan sila titira. Ginawa to ng Diyos para hanapin siya ng mga tao at baka sakaling sa paghahanap nila, makita nila ang Diyos. Pero sa totoo lang, hindi naman malayo ang Diyos sa atin. Kasi nabubuhay tayo, nakakagalaw at nagiging kung sino tayo dahil sa Kanya. Sabi pa ng isa sa mga kababayan niyong Makata, mga anak din niya tayo. Dahil mga anak tayo ng Diyos, huwag nating isipin na kagaya ng Diyos ang mga ribulto na gold, silver o bato na ginagawa ayon sa imagination at skills ng tao. Pinalagpas na ng Diyos ang mga panahong hindi siya kinilala ng tao. Ngayon, inuutusan niya ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at tumalikod sa mga ginagawa nilang masama. Kasi tinakdanan niya ang araw kung kailan niya hahatulan ng patas ang buong mundo. At ipapagawa niya ito sa taong pinili niya. Pinatunayan na niya ito sa lahat nung binuhay niya ang taong yun mula sa kamatayan. Nung narinig nila yung sinabi ni Paul tungkol sa muling pagkabuhay ng patay, pinagtawanan siya ng mga to. Pero may ilan namang nagsabi, gusto ka naming marinig ulit na magsalita tungkol sa bagay na ito. At umalis nga si Paul sa meeting. Pero may mga sumama sa kanya at naniwala. Kasama doon si Dionysius na member ng City Council at isang babae na ang pangalan ay Damaris at ilan pang mga tao. Dahil nga sa discussions at sa mga shinare ni Paul sa mga tao, especially yung sinasabi niya na muling pagkabuhay ng isang patay, which is si Jesus nga, yung muling pagkabuhay ni Jesus, may mga taong hindi naniwala sa kanya, may mga taong pinagtawanan siya, pero may mga tao din na naniwala at sumunod din sa kanya. Kagaya ni Dionysius at saka ni Damaris, sumama sila at yung iba pang mga tao, no, sumama sa kanila, sumama sila kay Paul dahil naniniwala sila na totoo at tama yung sinasabi ni Paul ang mga kinukwento niya sa kanila. So, sa missionary life ni Paul, hindi lahat ay nag-a-agree, di ba? Kaya nga sa Berea, nagkagulo yung mga tao kasi yung mga Jews, hindi nila hinayaan na makapag-share ng gospel si Paul sa mga taga-Berea at sa Thessalonica. Pero hindi hinayaan ni Paul na maging hadlang yon para makapag-share siya ng word ni Jesus or word ni God. So, nagpatuloy si Paul at shinare niya yung nalalaman niya tungkol kay Jesus at yung totoong Diyos na nagbigay ng buhay sa atin at siyang kasama natin sa araw-araw. Sabi nga ni Paul, di ba, dun sa kwento kanina, hindi naman malayo sa atin ang Diyos. Kailangan lang nating humingi ng tawad at tanggapin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas natin. At tayo, kung alam ko yung mga Crayons kids natin dito, mga nakapakinig na kayo or narinig nyo na ba at nalaman nyo na kung sino si Jesus sa buhay natin. Jesus is our Lord and Savior. Okay, so kung tayo alam na natin yon, ibig sabihin kagaya ni Paul, dapat part na rin ng life natin na makapag-share tayo ng gospel, masashare natin si Jesus sa mga taong kakilala natin at mapapaliwanag natin sa kanila yung importance ng pagiging Kristiyano at pag-serve at pag-worship sa totoong God. So, kids, especially yung mga ate kuya natin na may kakayanan na mag-memorize ng memory verse, mag-share ng stories na natututunan natin dito sa Sunday School, you can do that to the people and to the kids that are around you. You can be missionaries. Even if you're just at home or with your family, with your
relatives, with your friends, you're already a missionary. If you want to share the gospel, you're already a missionary. And if you're a Christian, part ng pagiging Christian, ng pagiging follower ni Jesus, ang pagiging missionary natin. Meaning, we will do extra mile to reach out to people that doesn't know Jesus Christ yet. So, kids, let's all pray together and let's ask the Lord for guidance na ngayon na tayo ay nakakilala na kay Jesus Christ at alam na natin na kasama natin siya, kagaya ng story ni Paul, pwede din natin gawin yon at i-share din sa ibang tao yung natutunan natin dito sa Sunday School, yung salvation or yung eternal life na binibigay ni Jesus Christ pag tayo ay naniwala sa Kanya. Okay, so let's pray. Father God, we thank you for this time. We thank you for the story of Paul that despite, Lord God, sa mga taong tumawa at sa mga taong hindi naniwala sa Kanya, despite, Lord God, sa mga Diyos-Diyosan na wino-worship din ng mga taong ito, salamat, Panginoon, dahil ginamit mo si Paul para mag-share ng word. And despite all of those na mga nagmamak sa kanya, mas pinili pa rin niya, Lord, na i-praise ka at i-share sa maraming tao yung word mo and yung eternal life na dala mo. Salamat po, Lord God, and help us din, Panginoon, na ang bawat isa, especially mga batang nandito, ay patuloy na maging blessing din po sa lahat ng mga tao na nasa paligid nila, especially sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. I pray, Lord God, na matutunan din nila kung paano kanila ay papakilala sa mga kaibigan nila, sa mga relatives nila, and sa mga taong mamimit nila along the way. Thank you, Lord God, na even though mahirap yung responsibility, ikaw yung kasama namin dito. Maraming salamat po, Lord God, and we give back the glory and honor to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, kids, hindi nyo kailangan maging missionary para lang pumunta at mag-share ng gospel sa ibang tao. Pero, kung nasaan kayo at kung saan sino pwede kayong mag-share ng gospel, you are already being a missionary at that point. So, I hope you are encouraged and you learned something today. So, now, we will go to our memory verse and our crafts. Thank you so much, kids. God bless you all. Good morning, Crayons! Happy Sunday! So, ang memory verse natin ngayong linggo ay nasa Acts 17 verse 27. Sabay-sabay nating basahin in 3, 2, 1. God is not far from any one of us. Acts 17 verse 27. So, katulad ng dati, one by one nating aalisin yung phrases hanggang sa makabisado natin yung memory verse. Ang una nating aalisin is not far. Ready? In 3, 2, 1. God is not far from any one of us. Acts 17 verse 27. Okay, next. God, in 3, 2, 1. God is not far from any one of us. Acts 17 verse 27. In 3, 2, 1. God is not far from any one of us. Acts 17 verse 27. In 3, 2, 1. God is not far from any one of us. Acts 17 verse 27. For the last time, in 3, 2, 1, God is not far from any one of us. Acts 17 verse 27. Good job, Crayon! See you next Sunday! Good job, Crayon! See you next Sunday! Bye! Here I am, I've come to find you.
again next week.